Kumusta mga brad? Nagsalita na ang ka-live-in partner ni Jamir Garcia na si Jaya. Panoorin natin ang pagbubulgar niya at kung ano ang tunay na dahilan kung bakit nagawa yun ni Jamir sa kanyang sarili. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Pagkwentuhan na sa iyo. Simula nang nangyari to. Hindi ko pa nalabas lahat ng sakit sa diyos na ginhatan ako. Pero kagabi, hindi ako halos makatulog. Parang inuusin sa isip ko. Kung gusto ka na magsalita. Alam ko, simula. Alam ko, hindi gusto niya kung may pinagawa ko sa ngayon. Pero what time, wala na siya. Kaya dito ako ngayon sa harap niyo. Nagsasalita ako. Siguro may yung tipo na kahit na pinagdurog sa rin ng tao, ayaw na magsalita. Ayaw niya pagtanggol namin siya. Ayaw namin na ayaw niya na madamay kami sa lahat ng problema niya, silingin niya lang. Okay. Gusto ko lang mag-live dahil gusto ko lang sana. Gusto ko subukan na liwanagin lahat ng isyo ng pinakoy sa Jamir. Dahil alam niya naman, simula nang pumutok yung balita na yun, wala kayo narinig sa amin. Alam niya naman, simula nun, hindi kami nagsalita. Kahit na gano'ng pandudurog pa yung pinukol ng lahat sa amin, hindi kami nagsalita. Dahil naniniwala kami sa katarungan. Hindi ko alam kung paano sisimulan to. Hindi ko alam paano sisimulan. Kaya gusto ko lang malaman ang lahat. Simula sa kul. Alam niyo kung gano'ng kabait si Jamir. Alam niyo kung paano na naging mapagmahal sa inyong lahat. Hindi ko alam. Gusto ko lang pulinawin lahat. Para sa mga slap eyes na naniniwala kay Jamir, maraming salamat po sa inyo. Alam ko, lahat kayo kilala niyo kung ano yung totoo. Sa totoo lang nung lumabas yung balita, lahat kami nasaktan, lahat kami nahirapan, lahat kami umiyak. Pero gusto ko lang malaman niyo. Simula nga lumabas yung balita rin na unang araw pa lang. Hindi na nagtalo sa sakit niya. Dinibdib niya lahat ng sakit sa pinukol niya sa kanya. Totoo lang. Hindi niya naiinitindi yung mga pinupukol sa kanya. Yung mga binibintang sa kanya wala sa pakialam na doon. Hindi niya lang po talaga matanggap sa yung mga taong minahal niya. Ito ba yung gumawa sa kanya ng ganun? Alam niyo kung sino kayo. Mahal na mahal kayo ni Jamir. Ano ginawa niya to sa kanya? Nanahimik kami. Dahil ayaw namin yung ginagawa niyo. Dahil ayaw namin yung gusto niya na pagsiyestahan at gawin sirkus ang buhay namin. Pero ano ginawa niyo? Nag-enjoy kayo. Ha? Nagpakawala kayo ng mga petting news. Kumawa kayo ng mga petting story para lang mahila yung pababa si Jamir.
Napakasama nyo. Alam nyo kung sino kayo. Hindi ko kayo babangkitin, pero alam nyo kung sino kayo. Ang hindi ko matanggap hanggang sa huling hininga ni Jam yun, nagpalabas pa rin kayo ng peking nyo. Anong klaseng mga tao kayo? Anong klaseng mga tao? Tinuring kayo, kapatid. Mahal na mahal na kayo. Pero dahil sa pera at isip, inawa nila ako sa kanya. Alam ko hindi nagugustuhan ni Jam ito. Ginagawa ko kung meron makain kayo sa ang tao na ayaw na lagi ako naglalabas ng galit ng rant sa tutang nito si Jam na yun. Pero wala na siya. So, wala na magtatanggol para sa kanya kung di ako na lang. Gusto ko malinili yung pangalan niya. Wala na po akong magagawa sa mga taong hindi na nilalala. Pero maraming salamat sa matibig support ang nararamdaman namin sa mga taong totoong nakakakilala sa kanya. Hindi ko pwedeng ibigay yung mga detalye na nagagaw ko sa buong pangyayari nito. Pero isa lang masasabi ko. Ay, mga kunita. Wala kayong utang na loob. Wala naman kayo ni Jamil. Ipa sa kapatid. Wala kayong konsensya. Pinadeserve ang ginawa niya sa kanya. Buong buhay niyang binahal na lang yung banda. Binahal na lang kayo. Utasang pinuhon sa lahat para sa inyo. Alam mo yun sa sarili mo. Alam mo yun, hindi siya pera-pera. Hindi siya mukhang pera. Pera na binibigay niya na nga sa inyo. Naging gahaman lang kayo, kaya kayo nagkaganyan. Sa lahat ng tao, humusga kay Jamil. Sa lahat ng tao naniwala sa sirkus na kinaawala nila. Salamat po. Maraming maraming salamat sa inyo. Naniwala kayo sa kabaliwan ng mga taong ito. Pagdasal ko naman lahat sa iyo. Hinihinig ko lang yung pinagiging naman ko ng pagkabitin lang na respeto. Hindi naman po biro yung ginawa ni Jamil. Para sa inyo, sana lang. Sila sa huling ano nyo lang. Patuloy mo na yung kaluluwa niya. Mahanggang ka na lang kayo. Huwag niyo po ako itindihin. Kaya ko to. Nagsalita lang ako dahil ito yung matagal ko nang gustong gawin. At ayaw ni Jamil dahil iniintindi niyo pa rin kayo. Iniintindi niyo pa rin kayo kahit na napakarami kagaguhan pinagagawa niya sa kanya. Gusto niya pa rin kayong protect. Kaya sinalo mo na lang yung sinalo lahat ng pinagbawabati niya sa kanya. Durog na yung tao. Okay? Masaya na po ba kayo? Ha? Ito yung gusto niya. Sumulat sa pool. Kaya niyo ginawa niya. Kaya kayo nagpalabas na kung ano-ano. Iyon yung gusto niyo. Diba? Gusto niyo nawala si Jamil. Diba? O ngayon, nakuha niyo na yung gusto niyo. Sana masaya na kayo, ha? Ipaharito po ako kung nagiging emotional ako. Parang ko hindi gusto niyo ganyan ito. O talagang lumaban para sa kanya. Hindi ko alam kung paano tatapusin ito. Ay, basta. Alam ko yung gusto ko sabihin sa lahat na lumabas na yun siya sa kanya. Alam ko, nagtatanong kayo. Alam ko maraming nagtatanong bakit hindi kami nagsasalita. Bakit hindi kami nag-react? Bakit ang tahimik lang nila? Guilty ba sila? Lahat yun, dinibdib namin lahat yun. Kaya ba nagpakamatay yung asawa ko rin dahil dito sa ginawa niyo eh. Dinibdib namin lahat yun dahil umahal sa kami nung lalabas ang hostila. Sa lahat na nakakakilala sa isa niya, alam niya yung totoo. Maraming salamat sa lahat na naniwala.
sa lahat ng hindi bumitaw. Mahal namin kayo. At yung sa mga nagpasakot sa kademonyohan. Ang bandit ang pangalan niyo, pero alam na ng mga tao kung hindi na kayo. May God bless us. Sinuri kayong kapatid ni Jamil. Mahal na mahal kayo ni Jamil. Ang ganda ulit siya niya ng digib-dib niya lahat dahil hindi niya kaya saktan kayo. Hindi niya kaya sumbian yung pandedemonyo niya sa kanya. Hindi niya kaya. Sinanun na lang lahat. Wala kayong konsensya hanggang sa huling hilingan niya. Magpalabas ba kayo na kasulungan niya? Parang wala kayong pinagsamahan. Ibang buti ng pangalan niya. Pero alam niyo yung dalawa. Kung sino kayo, sama niyo pang mga asawa niya, ha? Makonsensya kayo sa ginawa niyo sa asawa ko. Alam niyo kung gaano kabait si Jamil. Alam niyo. Totoo rin ko. Nang alis patawad ko, nagkaganit ako. Kasi pinigil ko lahat ko dahil ayaw ni Jamil na magsalita ako. Gusto niya tuloy niya ng lahat. Pero matagal na gusto ko siya ipagtagod pero ayaw niya. Wala na ako magagawa. Sinira na siya. Sinira na siya. Pero kahit pa pala, sinubukan ko lang na muling ipaalala sa inyo kung ano ang totoo sa pagkatao si Jamil sa lahat na nakakakilala sa kanya. Magaling ko lang po na sana ipagdasalunog natin ang kaluluwa niya. Wala na po kami nagagawa. So ulit, pagdasalunog lang natin siya. Mas alalahanin na lang natin lahat ng kamuti ang ginawa niya. Lahat ng paninira na ginawa nyo, dalhin ko na lang yun. Konsensya nyo. Patawad, Daddy. Hindi na gusto ito ginawa ko, pero gusto ko lang makausap kayo. Lahat ng mga kaibigan niya, mga relatives niya, lahat kayo. Maraming salamat. Salamat po. Hindi ko na alam kung ano sa tingin ko. Bye.